Sir, nasa na po ba yung lalaki hinahanap natin? Nasa na po siya? Sa pag-monitor namin, hindi talaga namin pa nakikita yung lalaki. So, ilang araw na rin namin yung monitor yung lugar para makuha yung detalye ng tao para nangyayon namin sa barangay. Okay. Wala po. Ngayon. Wala po. So, as of now, kagabi, napuntaan din ng tao namin, wala po talaga yung tao. Sa tingin nyo, sa pagkakala nyo, magkano hinihingi niya? Hindi namin mano eh, kasi hindi pa naman namin nakausap yung driver. So, hindi naman kasi na-report yata yung driver yung insidente. Kasi parang ano po ito, parang may ganon. Hindi mo masabi. Hindi naman siya nahanakit, sir. Matino naman. Naglalakad lang siya, lagi may dalang sakot ng puti. Yung parte niya, parang nasabi diba? Ni madam, parang minsan may hawak na kutsilyo. Yung isa. Ganun? Yung isa, yung kasama niya, na payat. Ano ba sila, grupo? Dalawa po dalawa sila. Lang. Dalawa lang. Tinutukan nila yung gwardiya dyan. Tinutukan nila yung gwardiya? Oh, tapos yung gwardiya tumawag sa barangay, hindi na nga nag-i-stamba yung gwardiya dyan. Eh. Oh! Gwardiya, takot. Lang tulugan. Pwede tayong magre-rescue ulit. Lalangoy tayo sa bagong silangan. Purong pagmamahal. What is up guys? Pao-pao here, Puro Pagmamahal, ako Puro. Kasama natin, PFTTM, Sir Dexter Cardenas, ng mga team leader po, Officer Cortez, Officer Baga, Officer Maliari. Mga Puro, meron tayo special operation na ano po ito, tugon sa mga reklamo na re-receive ng opisina natin. At alam niyo naman po, dito sa Quezon City, bibisharal sa ating Mayora, Mayora J. Belmonte, mabilis po ang action pagka po meron mga ganyang reklamo. By the way, shoutout lang po ano kay Boss Raven Galvez. Ayan, malapit na ang kanyang 18th birthday. At yun na nga, happy birthday in advance. At God bless you more and more. And more blessings to come and birthday to come. And big shoutout din kay Boss Toffee. Ayan, thank you so much for blessing. Shoutout sa aming sapata. Yung mga Puro, pupunta na natin yung nag-viral na sa Quezon Avenue. Yung parang modus. Yung modus na nagpapasagasa. Uy! Kuya na yun! Na itong gagong to talagang sinadya niya, oh. Na ito, oh. Nagpabangga? Nagpabangga. Ano ginawa mo ngayon? Kitang-kita ka! Ikaw ulit! Ikaw ulit yung last time! Ikaw yung last time na ano! Ikaw yun! Naaalala kita! Yung isang walang mata! Pasensya na po! Ikaw ulit yun! Pasensya na po, sir! Nahami ko po, kasalanan ko. Pangalawang beses mo na sa akin, ha? Pasensya na po, sir. Nahami ko po, tumawid pa ko lang, ha? Kasalanan ko na po. Sir, pasensya na po, sir. Sir, sir. Nung isang beses, ikaw din yun, eh. Alright, let's go guys. Alright mga Puro, ito yung area kung saan naganap yung viral ano, na parang ano talaga siya eh, modus. Ito po yun, ito kahabaan po ito ng Quezon Avenue. Ay, napakalakas po ng ulan. Quezon Avenue approaching po ng rotonda yan, patawid ng Maynila. Ayan, so dyan yun, yung tao na yun, dyan. Yung parang papasagasa ako, no? At kasama nga natin si Officer Curtis para bigyan tayo ng update. Dahil nandito rin yung ABS-CBN yata kasama natin. With regards nga dun sa viral na video na yun. Kami sa kanisang araw, wala talagang makita yung mga personal namin. Oo, okay. Napakita siguro kaya pinapakita mo yung video sa akin na makakita ng tao,
madalas siguro yung mga ano rito, parang may mga ano lang video. Yung unang video, makikita natin, iba yung damit niya. Kasi kung may iba yung damit niya. Pero same pa rin yung man niya, may dala pa rin sa plastic o parang babalo. Plastic pa rin. Tayo, kuya. Okay. So, sir, una sa lahat, makikipagkita po kami, ano pong ginagawa natin dito, sir? Nung kaya tayo nandito, nahanap natin yung nag-viral na video na nahunan ng dashcam na nasagasaan na ilang beses na siyang nahulog yun. So, pangalawang ulit na ulit yun na modus na ginagawa niya na papasagasaan siya, tapos hininga niya ng pera yung nakasagasaan. So yun yung parang nagiging nakikita namin modus dito. So dapat pagka ganun na naka-involve tayo sa aksidente, sa pagkabangga or ano, i-report natin sa traffic bureau. So kung may nasakta naman, pwede naman natin siya nadalhin sa ospital para matikman talaga ng proper medical mga medical team talaga ng expert po dun sa ano. Sir, nasa na po ba yung lalaking hinahanap natin? Nasa na po siya? Sa pag-monitor namin, hindi talaga namin nakikita yung lalaki. So, ilang araw na rin namin yung monitor yung lugar para makuha yung detalye ng tao para nangyayari namin sa barangay. Okay. Wala po? Ayan. Wala po. So, as of now, kagabi, napuntaan din ang tao namin. Wala po talaga yung tao. Sa tingin niyo, sa pagkakala niyo, magkano hinihingi niya? Sa mga namin mano eh, kasi hindi pa naman namin nakausap yung driver. So hindi naman kasi na-report yata ng driver yung insidente. So in-upload lang niya sa social media para awareness sa lahat ng motorista. Tingin niyo matagal na po ba to? Tingin namin matagal na. Na modus operandi niya talaga yung gano'n. Oo, mga years na ba? Hindi naman. Hindi naman siguro. So, I sure naman din sa ano namin eh, monitor namin yung lugar para makuha yung tao. Padala namin sa barangay o sa police station. Okay. Ang mensahe niyo sa mga motorista, sir, na maka-encounter niyan? Ayun, yung mga makaka-encounter ng gano'n na may involved sa aksidente, yung sakyan man yan o tao, mas pwede talaga i-report natin sa traffic bureau para mas maganda yung investigasyon. Hindi rin kasi tayo, hindi tayo maluloko ng mga yung mga nababangga. Mas maganda naman yung galing talaga doon saka sa ospital para matignan kung ano talaga yung kailangan ng mga. Okay. Thank you, sir. Sure shot na pinapakita niyo yung video, no? Okay na? Para meron tayo. Para yung mga purang exclusive interview ng ITS-ITS, si Ian Ambrosio with Officer Cortez dito ngayon sa Quezon Avenue kung saan ang naganap yung modus operandi na talaga, no? Na-identify na natin na isang tao lang siya. At tapos parang sanay niya nang gawin yung papasagasa kunyari. Tapos yun, no? Parang mangingi ng danyos sa dami. Puno. Ang nangyari. Pag hindi nagbigay, namamatok sila. So lahat dito sa PC, pag may namataan kami ganun, lalo na pag mga minor, binibigit namin sa barangay, dinadala namin sa barangay. Para may record, para susunod na continuous na record namin, yung sa barangay, hingin na kami ng distance sa DSWD para madala sila. Kailangan ng shot doon na galing sa camera ni sir, ay cellphone. Parang galing sa cellphone ni sir. Pinapakita niya, tapos yung zoom in ka na lang. So, tingin mo muna ako. Yan. Ito. Ano ba ito? Eastbound. Ah, westbound. Westbound towards sa welcome to Portland. Tapos, yung plastic na tala-tala niya, ano kayang laban doon? Wala naman yan. Props nga siguro yun. Props. Para hindi siya pag-anuan na talagang ganun yung modus mo. Pero ang galing na safe niya yung dati, no? Oo, kung na ano pa rin niya yung dati ng
in-upload niya sa social media para awareness din sa lahat na nadadaan sa lahat. Isang pwesto lang ba? Isang pwesto lang. Pero galing na gumugulong-gulong pa siya. Artista ata yun eh. Oo. Tanpa yun, no? Artista. Gano'n ma'am, kami nakuha ang update dito kung makuha namin yung tao. Forward ko sa Viber po nyo. Para. Balak dito sa tao na to. Kasi gusto rin namin makuha ma'am eh, para ma-record namin yung tao. Kaya namin, may turnover namin sa barangay kung sa police station. Alay, yan mga puro no. Wala nga mismo kay obstacle test na continuous yung ating monitoring dito sa area. At gusto talaga natin ng local government unit ng Quezon City na madakip itong gantong modus operandi na nangyayari dito sa lungsod. Actually, konting kembot na lang yan, Maynila na po yan. After yung rotonda na yan. So far, simula na nag-viral yung video, hindi na namataan nga yung ano, yung tao dito sa area. Yung guide lang naman sa barangay, wala nang pinakaan. Kung taray ko yung purposes na lang yun. Para malaman namin kung sino talaga yung kumaano lagi rito. Yung mga nagtinting tao, yung mga hawker. Kung ma-identify namin. Sabay-huli na. Baka mamaya kilala rin nila yung tao kasi magkakasama sila eh. So may turo na sa amin para kapalutan na natin. Isa lang siya talaga. Isa lang siya mo. Parang isang tao lang mo. Alright, yan mga puro ang update ngayon dito sa viral na nagpapasagasa ng modus operandi. Magkabay lang po tayo. If ever magkaroon tayo ng info ng update, mahuli ito or whatever, bigyan ko rin po kayo ng update regarding dito sa issue na ito or sa kaso na ito. Alright, let's go guys. Purong pagkakas. Nandun dito. Pag umagasan sila. Alam ng guwardiya diyan, nasa BPI yan. Actually, sento yung umaga, sinisita ng mga barangay yan. Wala, maalis sila pag umaga. Tapos pag nawala na yung barangay, saka naman sila babalikan sa hapon. Minsan yung nagtatakbo yan dyan. Baka sa vlog yan, ma'am, na yung pinakita mo na may nagpapabangga dito. Oo, oh, yun. Sila nga yun. Sila nga yun. So, ibig sabihin, bossing, dito talaga sila tumatambay. Yes, may dyan, ano. So, may itong dulo. Ayan, o. Ayan, yan, yan, yan. Diyan ang ayok. Ayun, na-identify nila, boss. Kaya lang problema. Alam ng barangay yan. So, boss, parang ano po ito? Parang may ganon? Hindi mo masabi. Hindi naman siya nanakit, sir. Matino naman. Naglalakad lang siya, lagi may dalang sako ng puti. Yung parte niya, di ba? Parang nasabi ni madam, parang minsan may hawak na kutsilyo. Yung isa. Yung isa, yung kasama niya, na payat. Ano po ba sila, grupo? Dalawa po sila. Dalawa lang. Tinutukan nila yung gwardiya dyan. Tinutukan nila yung gwardiya? Oo, tapos yung gwardiya tumawag sa barangay. Hindi na nga nag-i-stamba yung gwardiya dyan eh. Oh! Gwardiya takot. Sabi ko pumunta siya dito. Payat yun na medyo, ano, makapalimbo. Sigurado kayo, hindi yan. Ay, hindi yan. Hindi yan. Mamaya yun, mga alauna, alas dos, bigla na naman yan. Turo mo yung isang bayan nila doon. Ito lang naman sa may bigay yung papaloon. Yun yung ano. Umagang umaga, tingnan nyo, nandiyan, nakahiga sila dyan. Oo. Alam nang parang kayo. Pagkagabi, mga bandang alas 7, nandiyan dyan na yan. Kasi huling-huli namin ang kamera, dalawa yung kamera namin hanggang doon sa dulo. Ito hanggang dyan. Kasi sabi namin, pati yung pinangga dyan sa harapan natin, siya rin yun. Oh. Yung kunwari, lumampas na yung ano eh, kunwari, inano niya yung siya yun. Ayun na, identify pala at lagi pala dito yung natatambay at kilala daw ng barangay. Kilala ng barangay, barangay. Kung maanong oras po siya umano rito. Sa umaga sir, bago umaga alas 8, nandiyan pa sila. Sa hapon mga bandang ano, alas 1 hanggang 7, babalik na yun dyan. Yung ano, katulad nung isang araw, binangga yun, no? Wasak, jeepney naman. Hindi malamang kung nakadroga.
Dire-diretso siya, buti hindi bumagsak yung salamin. Baka nakatulog po yun. Tapos sinabi niya, sira daw yung brake. Ano, bigla daw na ano yung brake. Sabi naman yung nag-ano, nung nag-hila nung sasakyan. Yung sasakyan ang ano namin sa yan, naka-off. Tinamaan. Tinamaan, kasi naka-off na dito eh. Nagpa-park pala. Nagpa-park pala, naghahanap ng ano, ng tires ngayon. Pag may remote naman nag-book, sabi na, naku, bangga, ano naman dyan. Yung pala kami ng binangga. Ma'am, thank you po ah. Thank you po sa ano sa info. Ano pala hinahanap nyo? Umaga kayo pumunta. Hindi dyan yan natutulog. Alright. Dalawa yung sila. Minsan may mga kasama iba. Ayan. Takbo-takbo yun dyan. Minsan biglang tatawin. Kakasana nga namin. Ano po sa po ba sila? Naglilimos? Ganun? Hindi naman. Hindi. Ah, talagang tumatambay lang. Po, kunwari lang may dalang mga sako. May dalang ginibit-bit na parang ibat ba yun. Ganun. Thank you po, madam. Palagi yun. Salamat po. Mamaya tingnan mo after lunch. Andiyan na naman. Banoslak 1:30. Magpapatakbo na naman yun. Alright, yan mga puro, no? Nakita kayo, wala. Tatakas. Ah, alis na. Siyempre, tatakas. Ayun mga puro, nakakuha tayo ng info na lagi rin pala dito yun. Dalawa daw sila. Tapos parko yung madam nga. Eh, nakakatakot din. Ayun, dun. Nagsusunog din daw dun. Sila. Ayun, meron ng ano. May marka ng ano. Ng itim. Ang sunog na siguro nagtapansok. Anyway, mga puro, at pagka nga nakuha natin yung ano, yung tao, eh, bigyan na po kayo na. Alright, let's go guys. Alright, mga puro, umiikot na tayo para mamonitor lang din natin ulit. Pero actually, mga puro, I'm sure nirorondahan na to ng barangay at ano, ng kapulisan natin dito sa Quezon City. So far ngayon nga eh wala po talaga yung tao. Alright, saludo TFTTM. Nakita nyo naman mga puro all around yan. Kaya puro nyo nauulan. Kahit ano po yan, rescue sa mga nilulubog na lugar. Diba? Pwede rin po tayo dyan. Yan, matandaan. Alright, let's go. Puro magmamahal, mga puro, gusto nyo ba ng carrot sear katulad na ito? Pumunta lang kayo dito sa Telesin Philippines. Napin nyo si Ate Erica. Bumili kayo ng kahit na ano, kahit magkano. Bibigyan kayo ng sticker. Kung wala naman kayo bibili, pakita nyo lang na naka-like at naka-follow kayo sa FB page ni Telesin Philippines. Ito yung FB page nila. Tapos bibigyan kayo ni Ate Erica ng stickers. Masyal lang kayo dito. Nagkakatiwalaan natin. Vlogging accessories. GoPro, kahit ano pa yung camera mo, kahit cellphone nga, nag-vlog ka, gusto mo mag-vlog, light selling and all. Telesin Philippines ang kailangan nyo. Huwag na kayong manap ng iba. Meron din po tayong Shopee and Lazada store. Discount dyan. Gamitin nyo lang yung voucher Telepaw. Yan. So thank you so much, Boss Harold. Telesin Philippines. Let's go! Maraming salamat sa iyo. Wala ka, walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support. Tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon. At ingat kayo palagi. Again, kung wala akong nagpapapaw. So thank you so much. God bless you. Purong-purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.